Akalain yung pati patola ay nagpa-family planning. Magandang araw. Nako, talaga namang takam na takam ako lagi sa mga ulam na may patola. Pero itong patola ng aking nanay, sa pagkadami-dami pong bulaklak nito, pang dalawang bunga pa lang po itong aking kukunin. Kaya eto kat sinisipat-sipat ko at baka may natatago pang bunga. Yung una nga nitong bunga ay ginisa ko lang sa sardinas at odong. At talaga namang syempre kapag sariwa, lalo na kapag tanim mo, eh pagkasariwa, sarap-sarap at manamis-namis. Ito namang aking napitas ngayon ay sasahugan ko sana ng alimango kaso kinapo sa budget kaya alimasag na lang, masarap na masarap pa rin yan. Una ko na ngang niluto itong alimasag. Nilagyan ko lang yan ng asin. Ihahalabos ko nga lang yan. Few minutes lang ay luto na yan at habang inaantay kong maluto ay hiniwa ko na itong aking bawang, isang maliit na sibuyas at pagkamahal-mahal na naman nga po ng sibuyas. Binalatan ko na rin itong patola. Nako, kung hindi ko po ito nakuha ngayon ay malamang panghilod na po ito sa mga susunod na araw at medyo may katigasan na nga. Bali, ito nga ay tanim ng nanay ko at ako po ay taga-ani lang at taga-hingi. Dahil may kalakihan nga itong patola, kaya hinugasan ko muna to sa kakuhinati sa gitna. Saka ko ngayon ginayat-gayat. So sa pagagayat naman, kahit ano na lang pong hiwa ay pwedeng-pwede naman. Basta ang importante ay sasarapan na lang natin ang luto. After a few minutes nga ay luto na rin itong aking mga maliliit na alimango. Alimango talaga yun, no? So inalis ko muna yan sa kawali. Pagkatapos dito sa same na kawali, hindi ko na yan hinugasan. Naglagay lang ako ng konting oil at ginisa ko na itong aking sibuyas at bawang. At habang nagigisa ako at nanunood ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay mahilig ka rin sa patola, kaya paki-heart react na po itong ating video. Pakilagay na rin po sa comment section kung ano bang luto ng patola ang paborito nyo. So after ko nga itong magisa, itong ating patola ay nilagyan ko lang to ng sabaw. Tinimplahan ko lang ng konting asin, paminta at isang pampalasa. Kahit ano naman pong flavor ng pampalasa ay pwedeng-pwede nyong ilagay. Tatakpan muna natin yan para mabilis itong kumulo at habang nag-aantay tayo ay hatiin na natin itong ating alimasag. Bali, hindi ko na nga inalis yung pinakatakip niyan sa likod. Hinati ko na lang sa gitna. I-check natin itong ating patola at pag kumukulo na nga ay itatambog lang natin itong ating mga alimasag para lumasa na dito sa sabaw. Halu-haluin na natin yan at i-adjust natin yung lasa at gagamit nga rin po pala tayo rito ng miswa. Nirinse ko lang to ng isang mabilis pagkatapos tinambog ko na dito sa ating patola. Ayan, mas maganda po kasi yung nakakasigurado tayo na walang ibang lasa yung ating miswa para mas lalong masarap itong ating ulam. Nilagyan ko na rin ng dahon ng malunggay, pang padami, pang pasarap at make sure na nakaluto ka na ng sinaing. Dahil nako, talaga namang yung ganito ka simpleng ulam ay tiyak mapapadami ang iyong kain. Yun lang po, tara kain tayo. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo pong kalimutang i-like and follow ang page. I-share niyo na rin ang video. Bye-bye!